marami siyang nagawa sa mga kapansanan. Si Ma'am Josie is the lead, no? Siya kasi yung nag-lead sa 20 disabled persons who were able to receive as assistance from the Dolly. Siya ho yung nag-tie up sa Dolly Regional Office 10 para mabigyan ng project yung mga may kapansanan. May willingness siya to serve. Iyan ang katangian na kanyang ibinigay sa kanyang trabaho. Nakikita ho namin sa kanya yung katangian ng walang kapagod-pagod na pagsiservisyo sa mga kapwa may kapansanan. Hindi ho kasi nakikita sa kanya yung kapansanan niya na naging hindrance sa pag-help sa kapwa-tao. Ginawa niyang kabutihan kasi mayroon siyang commitment, mayroon siyang love of work at saka yung na-accept niya yung disability niya. Despite of her disability, hindi siya nawala ng pag-asa. Malaki talaga yung naibigay ni Ma'am Josie na change sa outlook ng mga may kapansanan. Kasi noon, yung mga may kapansanan, para kasi hindi sila active sa activity pa. For example, ipapatawag sila sa barangay, hindi talaga sila nagpa-participate. Pero sa tulong ni Ma'am Jocelyn sa kanyang initiative, lahat talaga ay nagtulong-tulong para maibigay yung dapat naman para sa kanila. Hindi talaga siya napapagod sa katutulong. Mag-alay siya ng kanyang talent at saka ng kanyang time. I-inspired na to sila kung unsay o kanang unsay angayan sa unsay gyud angayan. Dili na to iyon nga tan-aw na to ato ang disability kundi sa atong kakayahan.